Ito na sa ikatlong pagbasa sa Kamara, panukalang 4.5 trillion peso budget para sa 2021. Imay natin yan sa kauna-unang pagkakataon. Makasama natin si House Speaker Lord Allan Velasco. Magandang umaga po, Speaker Velasco. Si Iganto, Susan at Maris, makasama nyo ngayong umaga. Good morning. Good morning, Sir Egan, Ma'am Susan and Ma'am Maris. Opo. Ito, yung inaprubahan yung budget for 2021, sinasabi ng ilan hindi raw pork-free. So may pork barrel pa rin ang ilang mga member ng Kamara. Pakipaliwanag po, baka teknikalidad lang yan. No, I can assure yung ating mga kababayan po na yung pinasa po natin sa Kamara ay pork-free po yan. Talagang sinigurado po natin yan dahil naniniwala po tayo na hindi lang po dapat on time ang pagbasa ng budget, kundi po constitutional at legal po ito. Opo. Speaker Velasco, yung bang budget ng Taguig at Camarines Sur, nabawasan na hubat, naging pantay-pantay na ang distribusyon? Ang ginawa po natin ay wala na muna po tayong ginagalaw po, Sir Egan. Mainly because ang sinabi ko nga po, may sinabi po tayo na nakaraan na we will pass it as NEP. Uh-huh. Definitely, the Senate will also hear the budget. Opo. And then we'll go through BICAM. And I believe that since I look at fair and equitable, doon po tayo sa fair and equitable po. So hindi masasabing iba yung Cayetano budget sa Velasco budget? Opo, ang ma-assure ko po sa ating mga kababayan na ako po bilang bagong speaker ay masasabi ko po na ang aking budget po ay makikita po natin hindi po tayo magkakaroon ng pinakamalaking budget po. Oho. Kasi yun ang inaasahan ng publiko, may bago tayong speaker, may bago tayong kamera. Baka naman yung barkada ni Cayetano ay merong naiwan ng mga the barkads ni Velasco. Speaker? Wala po tayong barkada po, Sir Egan. Mga kaibigan lang po ang mga membro po ng kamera po. Ay, salamat po sa assurance na yan. Naiulat din po nitong weekend sa isang pahayagan na aprobado na nga sa ikatlong pagbasa yung panukalang budget. Pero pwede naman po tumanggap mula sa mga ahensya yung amendment. So pakipaliwanag po sa publiko. So legal po ito, Speaker. Tigmagmagkano yan at para saan naman? Yes po, Sir Egan. Legal po ito, ang tinatawag po nating small committee. Mainly because it has been the practice of Congress since dati pa po yan. Opo. So ang mangyayari po niyan, magsisimula po ngayong araw hanggang bukas, magkakaroon po tayo ng konting hearings lang po dun sa mga ilang-ilang mga ahensya na nagpropose po ng karagdagang budget po nila. So malalaman po natin yan. Ang kagandahan nga po rito, Sir Egan, dahil nabuksan po natin yung second reading at nagkaroon po tayo ng marathon sessions na inabot po tayo ng hanggang alas 4:30 ng umaga, may nakita po tayo mga ilang ahensya na kinakailangan pala talagang lagyan ng pondo para Opo. Pang sagot po rito sa mga responses po natin sa pandemic po. Opo. Balikan ko lang yung kudeta sa kamera. So malaking factor ayon doon sa ilang mga nakapanayam na naming kaalyado mo, yung picture mo kasama si Davao City Mayor Sara Duterte. Yun din ba ang paniwala mo, Speaker? Sa tingin ko po, malaking tulong rin po talaga si Mayor Sara Duterte. Alam naman po natin ang impluensya na meron po si Ma'am Sara. And I think that was a big push dito po sa pag-upo natin bilang speaker po ng House. Opo. At may mga kaalyado ba si dating Speaker Cayetano na lumipat ng alyansa sa inyo, Speaker? Ako po ay nagugulat talaga, Sir Egan, mainly because as of today, yung supermajority po natin ay nasa 286 na miyembro na po. Mm-hmm. That comprises already 95% of the members of the House. Kaya natutuwa po ako at nagagalak at after everything that happened, nagkakaisa na po ang Kamara. Okay, may mga karagdagang tanong po. Narito po si Susan Enriquez. Speaker, good morning po. Yes, good morning. Good morning, Ma'am Susan. Good morning. Opo, pinapaalala po ni Congressman Cayetano na kung hinihingi niyo sa kanya noon yung palabra de honor, ito din yung hinihingi niya sa inyo at sana raw ay tumupad kayo sa usapang walang palitan ng chairmanship diyan po sa Kongreso. Ano masasabi niyo diyan, Speaker? Alam niyo po, Ma'am Susan, unang-una sa lahat, yung hinihingi niya palabra de honor, na-break na po niya 'yan.
yung kanyang pagtupad sa term sharing, brinake na po niya yan, 4 beses. But at the end of the day, sinabi ko nga, Ma'am Susan, yung original na term sharing po namin, ang nakasaad po doon, ang magpapalit lang po, ay kami ng speaker at yung chair of accounts. Mm-hmm. Tapos po, naipakita naman po natin, Ma'am Susan, na pati yung majority leader ko po, ang majority leader ay kasama rin po yan sa term sharing, eh siya pa rin po ang majority leader natin, si Majority Leader Martin Romualdez. Anyway, Speaker, ito nga, all's well that ends well na nga ba sa inyo ni Congressman Cayetano, di ba? Kung matatandaan nyo, meron siyang banta noon na pagkatapos daw ng isang linggo ay makukudita kayo. Nako eh, damdamin nyo dyan, Speaker. Sa tingin ko po, hindi mangyayari muna po yung kudita kung meron man pong kudita, Ma'am Susan, kasi naka-break po kami hanggang November 16. Mm. So kung may binabalak po siyang kudita, baka po sa November 16 pa po yun, Ma'am Susan. Okay, salamat po. Si Maris. Alright, good morning po, Speaker Velasco. Good morning, Ma'am Maris. Apo, una po sa lahat, ano po ba ang reaksyon ninyo doon sa nasasabing manipis po yung legislative record po ninyo, mabibilang na nga raw, eh kasama pa raw rito yung pagkapalit sa pangalan ng NAIA. Tas ayon pa kaya dating Speaker Cayetano, tahimik din daw po kayo sa ilang malalaking issue noon habang may pumupuna naman na sa boto ninyo sa anti-terror law at sa Marcos Day. Ano po masasabi niyo dito, Speaker? Yes, ma'am. Ganyan na naman po tayo, panay-panlalait, panay-panunod siya po, kaliwat-kanan. It will never end po, but at the end of the day po, no nakaraang Congress, I think my record will speak for itself. We've passed, actually, doon sa committee ako po ng enerhiya, 5 energy bills na naging mga batas na napakabigat po ang pumasa. Kasama po natin dyan si Senator Win Gatchalia. Napakaganda nito mga batas na to na makakapag-provide po sa ating mga kababayan ng mas mababa at mas reliable na kuryente. Also po, Ma'am Maris, last Congress, na ipasa po natin yung isang batas na principal author po tayo, yung judges at large, na ang purpose po nito, Ma'am Maris, eh mapababa po ang dami ng mga cases po sa mga korte po natin, na yung mga maraming cases, mga libo-libo, eh nagpapadala po tayo dyan ng parang tinatawag nating judge at large para matulungan yung judge doon sa korte na yun. So, bahala na po sila po, Ma'am Maris, kung patuloy pa rin po ang paninira nila. Alright, may sinabi pa po noon si Nooy Speaker Cayetano na may mga pinapaimbestigahan po siyang kumpanyang may utang na 89 billion pesos sa Energy Committee na noon ay pinamumunuan po ninyo pero walang nangyari. Reaction niyo po rito, Speaker? Alam niyo po, Ma'am Maris, I think I already know which company yung tinutukoy po ng former Speaker po. But at the end of the day, last Congress pa lang po na imbestigahan na po natin yan. Itong 18th Congress, in-hear na rin po natin yan. At right now, the case is already in the court. So sub judice po yan. So hindi po natin pwede galawin. So we just have to wait for the courts. Kung sakaling may pagtuunan tayo ng pansin, we have to look at the courts and ask them to expedite po yung mga proceedings nila. All right, Speaker. Igan? Yeah, sundan ko lang yung tanong ni Maris, Speaker. Tutuloy niyo ba yung investigasyon ng PISGOC kung saan naging chairman si Speaker Cayetano? Marami ngayong mga lumulutang na anomalya o irregularidad kaugnay ng kanyang pamamahala doon. Tingnan po natin, Sir Egan, ano po, kung may mga nag-file na po talaga na resolution sa Congress, then wala po tayong magagawa kung hindi po i-hear po ito. Okay. Sa 21 months niyong nalalabi bilang Speaker, papasok na tayo sa election year. Ano mga prioridad ninyo, Speaker Velasco, na nais niyong ipabatid sa publiko? No, ang prioridad lang po natin, Sir Egan, kagaya po ng mga prioridad ng ating Pangulo, is we have to push for livelihood po. Lalo na po ngayon sa panahon ng pandemic, alam naman po natin by next year, baka naandito pa rin po yan. Opo. So kinakailangan po natin ng livelihood, yung mga ayuda po sa ating mga kababayan, food security, kinakailangan po yan. Mm-hmm. So, edukasyon at health. Yung apat lang po, Sir Egan, ang gusto ko sana i-focus kasama ang aking mga miyembro sa mga colleagues ko po sa Kongreso. Opo. And these four things lang po sana, if we can focus on these four, para nang sa gayon makatulong po tayo sa ating mga kababayan. Opo. Huli na lang po sa ipinakitang suporta ni Pangulo Duterte sa Palabra de Honor, ano? At suporta ng kanyang mga anak, si Congressman Pulong at si Mayor Sara Duterte,
Masasabi niyo ba na under your watch, independent po ang Kamara de Representante, Speaker? Opo, very independent po. Kung nakikita lang po natin kung paano magtrabaho si Pangulo, he actually gives the free hand po dun sa ating mga leader para Opo. Gawin nila po ang dapat na gawin po. Kung may kinakailangan ni investigahan, hindi po niya po tayo mapipigilan. At alam po niya yon na talagang hindi po niya pipigilan. Kasi po, kilala ko po si Pangulo, palagi pong sa tama po ang ating Pangulo po. Okay. Speaker, good luck, God bless, at pakibantayan ng iyong likuran. Maraming salamat sa binigay mong oras sa amin. Maraming salamat po sa Unang Hirit. Good morning po. Good morning. House Speaker Lord Allan Velasco. Speaker.